Mga Pops, sa hirap ng buhay, marami ang nagbabakasakali sa online lending app. Pero ingat lang dahil nagagamit na rin ito ng mga scammer para makapambiktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Mga Pops, may kasabihan tayo na kapag gipit, sa patalim kumakapit. Pero pwede naman mangutang online. Ang tanong lang, safe nga ba mga ito? Sa mahal ng bilihin, minsan hindi maiwasang magkulang ang pera. Kaya naman may pagkakataon na kinakailangan talagang humiram ng pera. Kaliwat kanan nga ngayon ang online lending application na pwede raw lapitan ng mga nangangailangan. Pero ingat lang mga Paps dahil nagagamit na rin ito ng mga kawatan. Nitong nakaraang linggo lang, tiklo sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang scammer sa Tarlac. So nakilala ni victim si suspect sa Facebook Messenger kasi sa isang post, nakita niya na nag-o-offer itong si suspect ng loan. Nagpre-pretend si suspect na isa siyang agent ng loan institution. Sa palitan daw ng mensahe, sinubukan ng biktima na mangutang ng 40,000 pesos. Pero bago yan, hiningi muna ng suspect ang mga impormasyon niya at processing fee na umabot sa 13,125 pesos. Ang masaklap dyan mga Paps, nawala na parang bula ang lender kuno matapos makuha ang pera. Bukod dyan, may ibang paraan pa raw ang mga scammer. Isa na dyan ang naranasan nitong si Kenneth na minsang sumubok na mag-loan sa isang lending application. Tayo po nila mabypass yung mga information or yung mga password sa ginagamit namin apps. Tapos after po nun, yung app, nagbabayad na po kami last payment namin sa loan apps na yon. May isa pong nag-offer sa mother ko ng increase ng loan. Para makasigurong lehitimo ang offer, sinubukang tawagan ni Kenneth ang numero, pero iba raw ang napala nila. Minura na rin po kami. Mas after that po, hindi na po namin ma-open yung password mismo ng apps. Si Chris naman na isang negosyante, nakaranas din ng pangaras matapos daw gawing guarantor sa utang ng kakilala. Alam mo yung may pambabantang kasama o pananakot. Minsan nakakagulat na lang, nagagamit yung number mo at pangalan na hindi mo, wala kang alam. Payo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Mag-ingat po tayo sa mga nakaka-transact natin online because not everyone na nag-o-offer ng mga ganito, mga loan apps or mga ganyan are legit kasi minsan nga kakilala mo na niloloko ka na. Paano pa yung hindi mo kakilala, nakilala mo lang online. Maaari rin daw magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group para masawata ang mga nasa likod ng scam. Mga Paps, mahirap man ang buhay ngayon, parati pa rin pong maging wais. Hindi naman masama mangutang. Dapat lang dun sa lehitimo. Siguruhin rin na makakabayad ng walang inaabalang ibang tao. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.